Hello guys, first day ng quarantine natin ngayon, nakabaksyon tayo sa Pilipinas. Sa awa ng Diyos, binilagay tayo ng uwa dito sa Marco Polo. Yan guys, yan. First day ng quarantine. Nandito tayo sa Marco Polo ng 7 days. Wala nga 6 nights ganun. Yan guys, tingnan nyo. Yan ito dito. Siguro mga ano kami, 6. Siyam pala kaming mga OFW na nandito ngayon sa Marco Polo. Na pumasok kanina sabay-sabay. Pero may mga nauna na din at palabas na din daw. Kaya yun. Yan guys. Tour ko kayo sa ano, room ng Marco Polo. Yan. Yan guys. Yan yung bedroom. Yan yung bed. Dito may TV. May working table. Yan. Yan. Yan nyo. Guys. Oh, yan may ano doon. Kung nauho kayo, timpla kayong kape. Yan. Gusto nyo mag ano ng basa-basa ng libro, meron dyan sa gilid, o. Oh. Yan. Guys, o. Oh. Yan. Dito tayo ng 7 days sa ano, Marco Polo Hotel. Magandang hotel. 5 star din daw. Minsan lang. Saka yung quarantine natin, guys, hindi manonood tayo ng ano, paborito nating panoorin. Yung A-Sports. Yan. Load kayo guys. Ayan, Mobile Legends, oh. Nanalo yung Onyx. Talo yung NXP. Ayan. Pero yung team, paborito kong team sa ano, sa MPLPH, eh ano, Omega. Execration dati. Ayan. Ayan guys. Yan CR. Tour ko kayo dito sa room ko ng 7 days. Yan, CR. Yan. Mayroong tub. Yan. Oh, mayroon pang ano. Yan. 7 days, guys. Ito yung bahay natin. Tapos, back to reality na uli. Yan. Yan. Yan, maganda. Magandang pwesto pag gusto mong magbasa. Magbasa ng libro. Yan. Yan nga pala ako. Hi. Naka-shorts lang. Naka-boxer shorts lang. Mung tanga. Kalat pa ng ano guys. Hirap din. Sa ilang ano, naka-uwi din. Yan. Ganda. Ganda ng room. Recommended. Kung may pera kayo, gusto nyo mag-staycation dito sa ano, sa Marco Polo Ortigas. Maganda. Yan. Yan. May TV. Yan. Yan guys, relax-relax na tayo. Kakapagod ng biyahe. Nagsimula akong magbiyahe galing Kolkata ng ano, oras na yung flight ko. 4 ng hapon, dumating ako ng New Delhi. 6:30 kasi yung biyahe dalawa't kalahating oras. Tapos naghintay sa ano, sa New Delhi ng biyahe papuntang ano, dito sa Manila. Yung sinakyan naming aeroplano, repatriation flight, medyo natagalan. Pero maayos naman. Magaling yung piloto na ano, na nag yun, piloto, magaling.
Shout out sa piloto ng Z2111 ng Air Asia. Pati yung mga ano niya, mga cabin crew. Galing. Magaling na piloto. Kahit nga malakas yung hangin, hindi mo mararamdaman yung ano, turbulence talaga. Sadyang magaling na piloto. Kahit nung pauwi, kahit nung nag refueling sa Thailand, medyo malakas yung tawag dito, yung turbulence, pero na mamaneho naman ng maayos ng piloto. Sadyang magaling na piloto yun. Kalimutan ko yung pangalan, anong pangalan nun? Ayun guys, pahinga muna tayo kasi salamat sa halos 3 taon na stranded sa India, nakauwi din sa Pilipinas. Sa awa ng Diyos, kabakasyon din, makakasama din ng pamilya. So excited na akong makauwi sa amin. Makakasama ko na yung pamilya ko, yung mahal kong asawa, kaya yung dalawang puging anak, kikita ko na naman sila. Kaya yun. Sige guys, pahinga muna at medyo napapagod pa, walang tulog. Hindi kasi ako makatulog sa aeroplano kasi pag nabiyahe. Sadyang talagang ewan ko, ba't ganun. Hindi ko na kukuhang matulog talaga pag nasa akin ang aeroplano. Shout out din pala sa taga sa ng OWA doon sa Terminal 3. Mga accommodating yung mga tao doon. Nakakatuwa din. Salamat at salamat sa pag-aasikaso sa amin doon kanina. Kahit naman na doon sa yung kay Ate na lagi kong kinakausap kanina. Akalain nyo yung duty pala nila doon, nag-uumpisa ng umaga. Tapos dire-diretso na hanggang minsan daw inaabot ng alas 3 ng madaling araw. Kasi nga wala silang kahalinhinan sa sila-sila lang. So ayun. Shout out sa inyo sa taga-OWA. Salamat, maraming salamat sa pag-aalaga nyo sa aming mga OFW. Sige guys, pahinga muna ako at medyo antok na. Maaga pa naman pero sadyang may jet lag na. Hanggang sa susunod na vlogs guys. Kaya nga pala, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe para lumaki yung community natin. Sa mga like nyo, ikikulakig, like and subscribe, pa-share nyo na din para makita nyo naman kung yung buhay OFW sa India. Sige guys, salamat, hanggang sa susunod na vlog, bye bye. Saka nga pala mga guys, nakalimutan ko, salamat pala sa ating mahal na presidente, President Rodrigo Duterte, kung hindi dahil sa kanya, siguro ngayon ay mga OFW ay mahihirapan pa rin pag nauwi ng Pilipinas, lalo na ngayong pandemya. Maraming salamat nga pala sa gobyerno. Yun guys. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe guys. Para dumami pa tayo. Sige, bye. Bye-bye.